Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring San Vicente na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at sa paghubog sa kaparian. Ipagkalaw mo ang kaming pinag-aalab ng gayunting layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghandog, ako si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan, at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang, hanggang ngayon, hindi na kami makaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami, niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang silupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayon may hindi nyo kami pinabayaan. Pinuko ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya
binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay mga sadlak, muling hinahangon niya at binubuhay, walang makatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihin niyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kinahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo na po ang lahat. Ay maghahari na taligtan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpangiling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supo, tinapay, salapi o bisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-aalis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon at ipinangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng may sakit sa lahat ng dako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Maminamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Esdras kung paano siya nagpapasalamat at naniniklohod sa harapan ng Diyos dahil sa kabila ng kanilang hindi pagsunod. Alam natin kung ano ang pinagdaanan ng piniling bayan ng Diyos. Maraming beses sa maraming pagkakataon, sila ay na-exile, no? Sila ay, nung mga panahong ito, ay nagre-rebuild at nagtatayo ulit, nagsisimlang muli. Samantalang marami sa kanila yung nagkaroon ng intermarriages, no? So, ibig sabihin, may mga impurities na. Ito yung inihingi ng tawad ng propeta sa Diyos. Kaawaan at kahabagan mo po kami sa aming mga ginawa. Pero iba yung sagot ng Diyos. Hindi pagpaparusa. Hindi pagkokondem sa ginawa nila. Ano yung sagot sa kanila ng Diyos? Kapatawaran. No? Sapagkat sabi ng Propeta Edras, no, kami po ay binigyan ulit ng pagkakataong maitayo uli ang templo. Makipagsimula muli at mabuhay ng matiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Tignan niyo po, kahit gaano kapangit o hindi kaganda yung nangyari dahil sa kanilang hindi pagsunod sa tipan, ang siyang dahilan kung bakit sila maraming beses nasakop, ang Diyos hindi nagbabago. Tapat pa din sa tipan. Maaari nating tignan rin sa ating mga sarili yung nangyari sa bayang Israel. Hindi maganda yung nangyayari sa ating buhay, maraming maling nangyayari, hindi naayon sa ating kagustuhan, pero kahit gaano ka pangit yan, kayang pagbutihin niya ng Diyos at gawing mabuti upang tayo'y turuan, upang tayo'y dalhin sa tama. Kaya nga, ipinagpapasalamat natin yan sa Diyos dahil siya'y tapat kahit hindi tayo tapat. Tapat ang kanyang pag-ibig kahit na minsan tayo unreasonable at hindi tapat umiibig. Tignan niyo po si San Vicente de Paul. Si San Vicente de Paul po ay ating ipinagdiriwang na santo ngayong araw. Kilala po siya sa apostolate, no, sa kanyang apostolate para sa mga mahihirap. At ito po mga Vicentians, no, yung mga tagasunod niya, ay pinagpapatuloy po ang gawain ito. Pero alam niyo ba dati, ni San Vicente de Paul, yung kanyang motivation upang maging pari ay impure, nagpo-ordain siya upang maging chaplain ng mga elite, ng mayayaman, at merong at kilala dun sa lipunan na yon, upang siya rin ay magkaroon ng maraming connection, access, at resources. Hanggang sa makilala niya yung isang pari nagturo sa kanya, hindi dapat pinapabayaan ng mga hihirap. Di ba, hindi maganda yung simulain niya, hindi maganda yung motivation niya sa una, pero nung nando na siya, naiba lahat. Bakit? Pinakinggan niya yung tawag ng Diyos. Yung una, pinapakinggan niya yung kanyang sarili, no? Walang nangyayari. Pero yung pinakinggan niya, yung kalooban ng Diyos, ano yung nangyari? Yung mahihirap at mayayaman, nagkaroon ng connection. At si San Vicente de Paul, ang naging daan upang yung mahihirap makatulong o yung mga mayayaman matulungan yung mga nangangailangan ng panahong iyon sa France. Naging tulay at daan siya upang ang grasya ng Diyos ay dumaloy sa kanila. Kung titignan natin sa mundong ito, no, bilang mga tinawag ng Diyos, sabi sa ating mabuting balita, nung isinugo ang mga alagad, huwag kayo magdadala ng kahit ano. Bakit ba hindi kailangan o dapat hindi magdala ng kahit anong hindi naman importante? Kasi kapag marami ka masyadong baggage, hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos. Iisipin mo pa yung mga dalahin mo. Pero kung ikay magtitiwala, Diyos ang bahala. Huh? Kung ano yung kulang at kinakailangan mo sa apostolate mo, kinakailangan mo upang makatulong sa iyong kapwa, kung ikaw ay totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo kailangan mag-alala. Bakit? Kahit gaano kapangit, hindi kaganda yung motivation mo, hindi maayos, pero kung ibibigay mo sa Kanya yung lahat, kaya niyang pagbutihin ng Diyos. Tulad ng Kanyang ginawa sa Kanyang piniling bayan, tulad ng ginawa niya kay San Vicente de Paul. Itong ginawa ng Diyos sa piniling bayan niya at kay San Vicente de Paul
at sa maraming santo ay naging daan upang sila ay magbago. Kaya hindi nyo gagawin natin. No? Tayo ay tunay na makapagbabago ng isang tao kung tayo ay tunay na magbibigay ng ating sarili at kung tayo ay tunay na magmamahal. Yan po yung ating motivation. No? No matter how hard it is, kailangan piliin nating magmahal. Sapagkat yan lamang po ang tunay na kapagpapabago. Dahil yan po ang ginawa ng Diyos sa atin sa krus. Sa mga pagkakataon na napakahirap nating mahalin, no, lalo siyang nagmahal. At dahil dito, nagapi ang kasalanan, nagkaroon tayo ng kalayaan, tayo ngayon yung tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po maging biyaya din tayo at maging pagmamahal din tayo sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sama na gawin tayong kapakinipaniwalang mga saksi sa bawat panalangin ng ating tutugon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas sa maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Misyonero, upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano, naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapagpahatid ng iyong salita sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nakatawat
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mo sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, isa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel si awit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, "Natanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tamayusarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, kaya hindi na lahat na mapumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghinapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose. Isa na mga apostol ni San Juan Bautista
at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Diyos, lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalat, ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananimbigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalatay tag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Et fidete coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord.
Tus vir qui sperat, qui sperat in meo. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my song in the Lord, the lowly will hear me glad. Gustate et videte, coniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in meo. Beatus vir qui sperat, qui sperat in meo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsala sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga limbawan ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkang na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di na
inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.